back to our channel. At gagawin natin ngayon is babawalo ko para mamili ng mga gamit dahil malapit na kami lumipat sa sarili namin lugar. So, isa lang siguro ang pupuntahan natin na lugar sa Canadian Tire. Karamihan ng mga gamit na bibilin ko is nandun. So hopefully, mistock sila para syempre isang biyahe, mas tipid. Sama ko kayo along the ride. Okay? So, solo flight muna si Alex ngayon kasi work from home ako, kaya siya na munang bahalang mamili. So, time check is 11:05 ngayon. Yung sabi nung sa schedule is 11:11 yung darating ng bus, kaya tingnan natin, hopefully on time yung bus ngayon. Ayun na, sakto lang, 11:11, nandito na yung bus. So lahat ng mga ginagawa namin ngayon is settling back dito sa Canada, kaya medyo siyempre, pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga steps na ginagawa namin, at kung sakali man na meron sa inyo na mga bagong darating dito sa Canada, ito yung mga siguro pwede nyong gayahin or makakawasara ng mga advice. So sa ngayon, nag-commute na kami. Kaya ito yung mga options in terms of transportation pag dating dito sa Canada. So, as I said, ito si mother-in-law ko. Kasama ko ngayon. Hello kayo. Yes, hello. Mga kababayan. Kami ng Marlboro. So nandito tayo ngayon sa McKnight Station. Nung umalis ako sa Calgary, wala pa to, hindi pa kumbaga ginagawa pa lang. Kaya tapos na yung station, kaya mukhang maganda yung pagkagawa. Lahat mga kahoy yung ginamit. Welcome to Canadian Tire. Please leave your backpack at customer service. Backpack, customer service. Hanapin natin is mga garbage bag. Next, saan na tayo? Moving blankets. So dahil nga lilipat kami, importante syempre, gusto natin protektahin yung mga gamit natin, at maiwas magasgasan, kukuha tayo ng moving blankets. Ayan. So
Para nakuha na natin lahat ng mga kailangan, no? Except, oh, to. The bigger items, which is mga foam mattress. So, oh, meron din itong shelving unit. So, hanapin ko na muna ito siguro. Ito pala yung mattress. On special at $99.99. Kunin natin ito. So far, yun na yung mga nabili natin. Medyo marami-rami na rin. So, pina-check yung isa na mattress dahil kasi wala na dito sa aisle na to. Parang nilagay na nila daw sa storage. Kaya, pinaghihintay ako dito para kunin nila doon sa warehouse nila sa likod. Yun siya. So, pagkatapos ko mag-browse dito sa telepono ko, hindi pa pala tayo tapos mag-shopping. Kala ko, tapos na. So, kumbaga may 3 items pa tayo dito. Water dispenser. Para lang siguro doon na malinis yung iniinom namin na tubig dito. Natin this time is ito sales. Kasi rapat tayo nag-abot dito. Sales siya sa kayon at $44.99, 10% off. Malakas-lakas kami sa tubig kaya kuha na lang kami ng malaki-laki na lalagyanan. So, sa ngayon mukhang nakuha na lahat ng mga kailangan. Yung dalawa na items na lang ang kulang is rice cooker at toaster. Okay na tayo, mukhang ubusan yata tayo na stock sa rice cooker. So, dapat nandito yung rice cooker pero wala siya. Special kasi siya ngayon, 50% at $34.99 siya. Buti na lang, meron pala stock sila doon sa loob. So, ginawa nung isang salesperson at eto na. So, all in all, kompleto yung mga kailangan natin bilhin. Kaya, very good day. So, yan na yung lahat ng mga bibilhin natin ngayon araw na to. Para doon sa paglipat namin doon sa new place namin. Order lang tayo ng mga tayo. Kare-kare po? Opo, kare-kare. Tsaka, ano po ito isa na ito? Sisig po. Basta yun namin po yan. Sige po, sisig na lang din. So, yeah. So, nagbebenta ng mga Filipino foods dito sa PNP. Sa, pwede ano pa? Ano pa? Ha? Ano po? Yan na po. Okay na po. Okay, safe. Salamat. So, overall, marirecommend din talaga itong restaurant dito sa, located sila sa Pacific Place. Yung pangalan ng restaurant is Hinoy's Kitchen. So, ito na tayo. Mag-cost breakdown lang tayo sa mga bagay na pinamili ko kanina doon sa tindahan. Ito para sa mga bagay na mga gagamitin namin sa bagong lilipatan namin. Yung unang bagay, parang nasa Christmas tayo ngayon ah. So yung una is yung dalawang hand wash. Tapos na naman, karamihan ng mga items na to special kaya kung mapapanood nyo itong video namin at available pa, punta kayo sa Canadian Tire. Disclaimer lang, hindi kami affiliated doon sa tindahan na yun. So, tissue paper.
At yung next item is itong mattress topper. Gagamitin to para doon sa kama namin for hygienic purpose din. At extra cushion din. Yeah, kasi meron ng dalawang beds doon. So, kumuha na lang kami ng topper. So, main reason din kasi kung hindi nyo pa napapunalam, fully furnished lilipatan namin. So, included na yung dalawang kama na nando sa lugar na yun. Mattress. Pero para sa guest bedroom to. Na-figure out namin na para multi-purpose, bilhin na lang yung isa bilang camping mattress. Para kung sakali man na mapadpad kami na mag-camping ulit, which is natin. Mahilig talaga kami mag-camping. Mahilig talaga. Meron na kami kahit sa likod lang ng sasakyan. Pwede na namin ilagay, maging tulugan lang nila. Next item is ito. So, garbage bag. Yung pinili namin is clear type. At medyo matibay-tibay itong klase na ito. Tested na dahil kasi yun ang ginagamit namin ngayon sa pag-move namin. Reuse ulit siya kung halimbawa magtapon kami ng basura or kung ano. Yeah, so, pagkatapos ng move niyo, pwede niyang gamitin. Yan. Yeah. Lalagyan na ng basura. Next item. Ito. Sa mga nagbabalak talaga mag-move. Moving blanket. Magandang item to para sa masigurado ng protektado yung mga gamit niya. Pwedeng pansapin, pwedeng pambalot. At pag once na nagamit niyo na, pwede niyo rin gamitin pang emergency blanket. Ilagay niyo na sa likod ng vehicle niyo. Good purpose pa rin. Dati ginagamit namin to para sa pag-camping namin. Yung ground masyadong malamig. So yan, yung binibase base namin, yeah. Tapos bago yung foam. Pero yan, gagamitin para sa pag-move ng aking workstation. Yung desk, saka itong chair. Brita. Malakas kami uminom ng tubig, kaya ayaw naman namin na magbibili ng mga mineral water. So, ito na lang, filtered water ang iniinom namin madalas. Okay, next so, one. So, next is essentials. Toilet paper. Next item. Paper towel. So, the last item. Yung pinaka-importante sa lahat. Because life is rice. Rice is life. Rice is life. Stop laughing. Let me go. Rice is life. Rice cooker. Yes. Special din to. Mag-move na tayo tomorrow morning. So lahat ng to dadalhin namin. Magre-rent si Alex ng U-Haul. Yeah, so para sana isahan lang, no? Sana. Hindi ka man na-expect na sobrang dami yung mga gamit dito dahil kasi mga ilan na months pa lang si Molly dito sa Canada. 5 months. 5 months. Kasi yung hinirenta ko na U-Haul, optional na mag-rent minimal is 4 hours. So, yun yung kinuha ko. Hira-ready na namin lahat ngayon gabi. Sasiguraduhin na lahat. Ita-try namin. Ita-try. Yeah. Ililinya lahat tapos off we go to yeah. Sa susunod para na. Para grab and go lang kami tomorrow. So, samahan nyo kami. Sige. Until next time. Bye-bye. Bye.